So, good morning. So, ito po yung tutorial po paano mag-enroll using their portal. So, first, kailangan po natin may login yung mismong student number and password. Then, kailangan po, so check po natin muna yung student information kasi gagamitin natin to sa chat billing. Check nyo lang po kung meron pong kulang na details. Then, kung may kulang po, pwede na po natin siyang i-update using the update button na sa left side niya po. So, kung may update kayo sa student information, sa personal information, and sa guardian information. Then, pag open na po yung enrollment, so makikita nyo po sa enroll subjects, blanco na po yan. Kasi naghihintay na po yan for the SEM. Ganoon rin po sa class schedule. Then, kung may mga kulang pa po kayong grades na hindi pa na i-re-request, so doon po sa student grades, then sa student checklist. Then, tignan nyo po kung yung kulang yung grades. Then, nasa upper right po yung request for missing grades. Then, pag-click nyo po siya. So, ganoon nga po sa previous video. So, school year, kung anong semester yung kulang, kung anong course code, hindi po yung SCED code, yung mismong course code. Then, kung saan section mo siya kinuha. CS1A, CS2A, IT1A, IT2A, BM1A, BM1B. So, kung saan nyo po siya kinuha. Then, kung kumpleto na naman po kayo, so, lalabas na po sa inyo si enrollment module. So, first po is, nandiyan po yung grades nyo. So, sa evaluation, so, ito yung needed. So, online naman po, hindi nyo na kailangan pilapan. So, hindi na rin kailangan isulat sa, ano, sa mismo checklist. So, automatic nyo siyang papasok. Then, request lang po kayo sa baba, request for evaluation. Thereafter po nyan, maghihintay po tayo. Kasi, si teachers po or yung mismo department heads and secretaries will evaluate your grades. So, wait lang po tayo. So, sa part po niya no, is i-evaluate na nila yan. So, saglit lang naman po yung evaluation kasi for regular lang po muna. So, sa reg kasi, so kayong gagawa ng schedule, ilalagay lang na evaluator kung ano yung mga list of subjects na kailangan kunin. Pero sa regular, automatic meron na yan. So, pag na-evaluate na kayo, so, re-refresh nyo lang yung mismong tab. So, pag na-refresh at na-evaluate na kayo, makikita nyo na agad na ito yung mga itatake nyo. So, kung anong year kayo, kung anong section kayo next year, itong yung susunod na SEM, so, year, school year and semester makikita dyan. Then, ito na po yung list of subjects na itatake nyo. Then, dito pa sa upper right, makikita nyo po yung class schedule. Makikita nyo po yung schedule na itatake nyo. So, nandiyan lang po yung oras, yung mismong subject sa karoom. So, yung teacher, makikita nyo po dito sa left side po, yung mismong, ay sa right side, yung mismong pangalan ng mga professor nyo. Then, after po nyo ma-double check, so, proceed to assessment na lang po tayo. So, after po nyan, naka-display na po dyan yung mga fees na binabayaran po sa school. So, same lang rin po dito, yung mismong anong SEM ka babagsak sa susunod na, doon sa darating na SEM. Then, yung mga tatake mga subject. Then, lahat ng fees na babayaran. So, free tuition naman po tayo. Ang i-record ko lang po isa na is yung sa scholarship is gawin yung RN 10931. So, RRA 10931, yan po yung sa binabayaran po ng CHED. So, yan lang po yung gagalawin natin. Gagawin natin RRA 9 31. Then, confirm assessment po. After po ma-confirm na assessment, ito po yung CHED billing. Ginawa natin dati sa room 114. So, check nyo lang po yung details nyo kasi ito po yung hinihingi ng CHED para sa data nila. Para mabigyan tayo ng funds para sa tuition nyo. So, nandiyan naman po yung student number nyo, yung year level, program. Check nyo po yung last name, yung first name, tapos yung middle name po. So, name po dapat siya. Hindi siya middle initial. Pakikompleto po yung middle name. Then, yung extension name dapat meron siya. Kung wala kang extension name, kindly put NA. So, sa province, kung may mali po kayong address na nakalagay, so, breakdown lang naman po. So, pwede naman siyang set na dito. So, pag mamimili na lang naman kayo kung Cavite. So, kunyari, tiga Nobeleta kayo, kung anong tag dito, kung anong barangay, then, kung anong house number. So, after nyan, syempre, kailangan po yung zip code.
So, sa Noveleta is 4104. So, sa Cavite is 4, Cavite City is 4100. So, makikita mo sa Google naman po yung mismo ano nyo, yung zip code nyo. So, kindly search nyo po tapos palagay. Kung di po updated yung birthday, mostly sa mga dati, data error po kasi yon. So, kindly update na lang po yung birthday kasi kailangan siyang updated pag pinasa kay Ched. So, yung email address, kung meron, papila pa na rin po sa contact number. Then, name po ng parents. So, father name, then mother name. So, dapat yan yung actual kasi dyan nagbe-base si Ched. So, household number, kung ilang household kayo nandoon sa loob ng bahay nyo. Then, capita per income, kung magkano yung kinikita nyo. So, napaliwanag naman yan last na nag-chat billing tayo. So, kung may disability sa family, so, ilagay nyo na rin po. So, yung total assessment, yun nga po. So, kanina, kailangan tandaan nyo kung magkano yung total billing nyo. So, kung magkano yung total assessment of funds or yung mismong tuition nyo, so, kailangan nakalagay doon. Then, pagka-submit nyo po ng chat billing, so, makikita nyo na po yung temporary copy or e-copy lang po, pero non-printable pa po siya. So, yun na po yung mismong registry form. So, pag natapos po yung enrollment, so, mawawala na tong page na to sa enrollment module. Kung gusto nyo pong ma-view yung mismong reg form nyo po, so, makikita nyo siya sa enrolled subjects. So, dito sa enrolled subjects, kanina, di ba, blanko siya. So, updated na. Kung ano yung mismong subject na tinatake nyo, that SEM. So, makikita nyo po. Tapos, kung gusto nyo makita yung reg form nyo from that SEM, so, titingnan nyo lang po sa registration form. Pag kinik nyo po yan, so, lalabas na po dyan yung e-copy. So, pwede po siya i-maximize para makita yung fully. So, yan po yung e-copy ng reg form natin. So, magkakaroon pa po tayo ng printing. So, inaayos pa lang po namin yung printing ng reg form. So, kindly wait for further announcement na lang po. Then sa class schedule, so makikita nyo rin dito. Bukod doon sa kabila, so makikita nyo rin yung schedule ng pasok nyo dito sa tab ng class schedule. Kung ano yung current SEM. So yun lang po.